you po for telling me. So yun po, kakagising ko lang po halos. Napakagaling. Dahil pagod ang ate girl mo sa gym. Nag-gym kasi ako kanina. Kanina umaga. Sa kawit kami mga 1 na ata. Mga ganung oras. Kaya, medyo rock siya pa. Rock siya niya. Kaya okay lang. The abs comeback. Yeah. Pati ang kantahan comeback. Kahit matagal na hindi nakakanta. Pero let's go lang. Pero syempre, no, pretty-pretty muna tayo dapat. Yeah, actually, yung problema kasi sa akin, may abs nga ulit, pero pag kumain ako ng pagkain, alam niyo yung, kasi hyper-acidic kasi ako eh. So, mag-bloat ulit yung chan ko after. Tapos pag nawala na yung pagka-hyper-acidic ko, doon na siya magpaligong flat. Tapos ba ano, kailangan ko na matitun yung chan ko para sa abs. Pero yung sad reality. Malang. Saya lang mag-gym. Masaya mag-gym. Tapong pamintin na lang. Saka yung braso ko para mabalik ko na rin yung gym. Para mabalik ang mga bagay-bagay. Yeah, actually. Hindi ko pwede sabihin yung pangalan ng gym eh. Kaya rin siya naka-black and white yung picture kasi... Sa kulay pa lang ng gym, malalaman niya na agad ko anong gym yung pinupuntahan ko. Kaya ayun. Naka black and white siya. Ano naman siya? Meron kang, bibigyan ka nila ng parang pamunas. Tsaka parang spray bottle na parang disinfect. So bawat bago mo gamitin yung mga machines. Tsaka after mo gamitin. Thank you, Zika Garcia, for the halo-halo. I appreciate it. Before and after, magamitin yung machines or yung mga mats. Alarm, sorry. Ano, susprayan mo siya, tapos pupunasan mo. Tapos nakamask yung mga tao. Tapos, distance naman yung mga, ano, yung mga, what you call this? Mga machines din. Tapos sa mga treadmill, sa mga parang bike thingy, may mga parang barrier. Parang plastic barriers siya. So, kaya maganda talaga. Tapos hindi sobrang labig doon sa gym. Kasi dati, ang alam ko sa gym na yun. Sobrang labig dati doon. Tapos ngayon binawasan nila. So, doon na rin ako naliligo after. Magawin ko, hindi ako maliligo pag-igising ako umaga. Kasi babawisan naman ako pupunta doon. Tumukunta talaga ako, doon wala talaga akong ligo. Ayun, bohong! Ilang hours ka nag-gym? Mostly, kasi may trainer po eh, so mga 1 to 2 hours. Ganun po ang haba ng aking pag-gym. Pero gusto ko pang tumagal doon. Kasi may lakad madalas si Madir. May work after. Kaya ako may training after. Kaya ayun. Hindi kami masyado nakapag sobrang tagal. Literally doon sa loob ng umabot 3 hours. Kasi gusto ko umabot ba 3 to 4 hours sa loob ng gym. So hanggang 2 hours muna max na gagawa namin ngayon. Which is okay naman. At least, nababatak ang aming mga legs, arms, tsaka lalang chan. Mas pinafocusan namin ang tummy namin. Thank you, Quinia Jarka, for the magic box. Nag-dinner ka na. Nag-early dinner na po. Kami ng mga 4 or 5. Tapos natulog ako ulit. Huwag niyo ako magayahin yung after kain na natulog. Ulam. Sa baba pa yung ulam eh. Pero ulam po namin, lechong manok. Thank you, Kuletsky, for the halo-halo.
Ganda naman itong sponge na to. Mura lang to. Paano pa yung mura, yun pa yung masarap sa balat. Kailan ka nag-start mag-gym? Siguro. Mga November 3? 4? Tapos yun, every other day. Tapos yung first week namin, parang tatlong araw, dalawang araw magkasunod. Tapos other day, ganun, ganun yung ano. So parang sa isang week, mga tatlong beses, 2 to 3 times ako na sa gym. Hello! Kanina lang. Yeah, kakastart lang po halos ng live ko. Don't worry. How's your day? Sobrang pagod. Actually, nag-gym ako nang walang tulog. Hindi kasi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Alam yung antok na antok ka, pero hindi ka makatulog. Ayan, yun. Kaya yun. Thank you, Agent, for the call. The hello. Ayun. Ano lang. More on, ano lang. Gym. Ang ate niyo. Magmadaling araw, naisipit si Andy para makatulog. Oo nga, kayo kasi. Iniisip niyo ako kaya hindi ako makatulog eh. Masyado kasi love niyo sa akin eh. Masyado ko kasi kayo mahal eh. Wait lang ah. May sinasign na ko eh. Para maano natin. Yan, ganun ko lang sinasabi kasi baka masabi kayo password ko. Anong ganap lang ito, Nike? I will attempt to sing again. After a month. Tsaka dagalawin natin ang ang mic di mother. Galawin natin ang mic di mother. Paano ba to? Music input. I'll put this. Sige. 1K diamond. Q&A? Hindi, dapat 5K. Probably naman yung 1K lang. Dapat 5K diamond. Q&A tayo. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Ano talaga itong ano? Spin Wheel Creator. Thank you, Kuletsky, for the lechon. Oo nga, baka mamaya madulas ako eh. Alam nyo naman ako. Bad kayo ah. Gusto nyo nyo nag-speed ako ah. Thank you, Ivan Tagwa-Gufa. For the holo-holo and Aiden for the joy. No. Nope, no reveal. Bad. Bad. No reveal allowed. Ano ba sana tumunog to? Before I fell in love with you. Hello. Ay!
Wait, ano yun? Bolok. Siraan na ay. Hello? Bakit tuwing pag ako gamit, ayaw mo gumana? Sis, hello? Knock-knock, who's there? Someone who's gonna use you? Hello? You betrayed me. Ayaw niya mag-on. Mike, why are you like this? Ako na irit ako ko dito sa baba. Wala, ayaw niya talaga ako. Ayaw niya akong, ayaw niya magpagamit. Titipad niya ka. Kapangan o, charot. I didn't get why it don't work. Nakasaksak naman siya sa charger. Ayaw niya mag-start. Alaka. Madera ang iyong... Ayaw na magpagamit. I can hear it, like, sirog ako. Kunin ko na lang isa sa baba. Kung ayaw niya, edi wag. Attitude girl. Pero let's go. Samahan niyo ako sa baba. Kung sino, yeah. Attitude ako. Magiging ang attitude ako ngayon. Attitude ako ngayon. Attitude siya, attitude din ako. Mismo na po ba freshener? Sakto lang. Like, kasi naman, ano eh. Like, hindi ako sobrang, like, to the point na sobrang umiiyak dahil sobrang namin miss ko sila. Like, kasi syempre, hindi naman sila namatay. So, parang, jump pa rin naman sila. Nakakausap pa rin naman sila.
So, ayun, parang, yun. Loyal. Yes, kasama talaga kayo. Sasama ko kayo. Don't worry. Hanggang sa mamatay ako, sasama ko kayo. Hanggang sa burol ko, hanggang sa ilibing ako, kasama ko kayo. Yes! Yes, baboy. Meow. 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 Yes. Meow. 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 Tinuruan ko yan maging mainit. Mainit. Maging maingay eh. Meow. 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 Oh, you want baby. Meow. Why mo ko kinakagabit, ha? Meow. Hi, hi, hi. Look at this baby. Hi, hi, hi. Kinalubo ko sila, eh. Meow. Look at your thumb, Tomo. Hindi ako nakadamit. Andi sikat to mo. Yes, sikat to. Meow. Meow. Ang dami niya pang food do. Ewan ko ba sa mga pusa ko. Kahit may pagkain, para sa kanila walang pagkain. Pero once na sinake mo yung pagkain, dun sila tatakbo na makikita nila may pagkain pa. Yeah, weird. Ito, sila, lagi silang gutom na... Yes! Meow! But can't you not duck in? Meow! Gusto ko makikita yung ginagawa ni Baboy. Kinakalabit niya pa ako. Meow! You make a labit, huh? You don't want me to go upstairs, baby? Meow. Meow. I have to go upstairs. Hinabol ako. Mukha hinabol. Hello, meow. No more baboy. Ow! Did you scratch me? Meow! Meow! I love you, mama. Okay, I'm back. Oh! Meow! Mula to wahimik. Meow. Meow. Ilan pusa? Meow. Lima po ata. Shay Riley Rascal Heart Hadithi. Yeah. Ay, anim. Ban. Have six katos. Meow! Meow! Ewan ko lang kung naririnig niyo hanggang labas. Gusto niyo magpasama. Meow! Yes, I have 6 cats now. Nalang pala, kasi dati 11 ata 10. Tapos si Ima pinamigay namin. Ayun. Si Raya, here's Johnny! Thank you, Ivan, ulit for... Nag-early dinner na po ako. Don't you worry.
Yo. Good evening. Oo, kuya, Team Grimes, ha? Himala, andito ka. It's been a long time, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you? It's been a long time also. I missed you, my friend. Yeah, bigay po ito ng lola ko. Ginagawa ni mama. Kasi si may lola ko na gumagawa ng neck mga alahas. Mga bracelet. Mga ano. Necklace. Ayan, pinagawa ni Mother Dear. Ibang sound card na lang gagamit ko kasi bulok ang ano. Ayaw talaga ako pakantahin. Hello? Ayaw talaga na magpagamit. Kukuha ba ako ng bagong bike? Mukha ganun ang mangyayari. Ewan ko na lang talaga. Ayaw na magpagamit. Thank you po. Kaya na po makeup. Isang kilay pa lang po makeup ko. Tsaka... Magpapa 2 hours ako ngayon. Since nakakain ako. Magpapa 2 hours ako ngayon. How's your life la? Doing okay. Iwan po kayo paano. Wey, Kuya Tim, namiss mo ba talaga ako? Tampo. Wababaw si Kuya, oh! Wababaw si Kuya, oh! Thank you po sa Kumu Universe! Ulo! Tampo! Tampo! Tagal, walang paramdam si Kuya Tim. Thank you, let's get ni Oshin na? Na? Sabihin na wala ako sa Oshin list mo? Ganun ba yon? Yan ba yung kuya? Tampo! Eh, Queen, ina pala sakto. 5K na, oh. Ayan na, Q&A na tayo, oh. Pero di, wala. Tampo! Hindi pwede! Nasa Oshie list. Ah. Wala magkaganan siya yung...
Okay, palo kayo sa puwet pag sinabi nyo, pag tanong kayo. Palo. Papalo ko kayo sa puwet. Palo kayo sa puwet. Ano ba to? Log in. Have received. Ay, bakit siya nida? Loxie. Si Optimum Pride. Optimum Pride. Grabe. Optimum Pride. Hindi ka nawala sa Oshilis ko. Piyago rin nga din, nakita ko na rin sa ano eh. Iniwan niyo ako. Eh, parang doon siya, tumpo ko sa inyo. Ano ba to? Incorrect daw, what the heck? Hindi naman nakagaya. Huh? You're kidding me, la. Huh? Ah! May ganun ba? Sorry, kinakulik ko dito para mas mabasa ko yun ng maayos. Ba yun? Tama ba? Sorry, never got any system. And don't! Recoin. I-addict ko. Ay, niyang pag-connecting. Hello! Magbabalik na ako. Display over apps ko si Tui. Hello po. Welcome po sa aking stream. Sige na, bahala na. Kung ayaw ako, paano hindi itong mga view sound card ko? Eh, di don't. Pag ayaw, huwag pilitin. Let's go. Bahala na lang. Hello! Hindi ko pa rin nagbabago. Siyempre, dapat lang. Kung paano ka nagsimula dito sa M&M, kung paano yung ugali mo. Siyempre. Hindi porque umaangat ay lalaki na ang iyong ulo. Kaya dapat down to earth and be humble always and mabait ka din. Mag-a-attitude lang ako sa sarili ko. Pero sa ibang tao. Bad! Bad ka! Tumangkad ako, hoy! 4 foot lang ako dati. 4 foot ako dati. 5'1 na ako ngayon. 5'1 na ako ngayon. Bully kayo sa hike ko.
Lagi yun na lang ako binubully. Sa height ka. Kalimutan ko sa Bumblebee eh. May parang, di ba may Optimum Pride? Kalimutan sa Bumblebee. Eh di ba, Kuya Tim? Kaya gaya parang sa bubuli mo ako? Ganyan mo ako, Nen. Ngayon, ganyan, nagmarang na muna, tapos bubuli mo ako. Tampo, kuya. Hirap magbasa. Alam mo muna ako. May seminar bukas para sa anti-bully. Napakagaling talaga. Napakagaling la. Tumpo. De wala! De wala. Tumpoy na ko. Tumpo ako sa inyo. Hindi pa pala. Hindi mo ako papanood. Hindi mo ako papansin. Hindi mo na ako titignan yung stories ko. Hindi mo na titignan yung mga nakawala. Tumpo. Okay lang po. Kaya naman po ako. Medyo masakit yun dito ko. Kasi, nagbote. Pero wamin ko siya. Kakorte na ulit siya. Kakorte na ulit. Yeah. Kasi kag lang wala masyado eh. Meron. Stroke. Kailangan na maging strong. Strong. Choke me with those muscle, mamay. Okay, I will choke you. Tawa. Tama yan. Magpa-choke ka lang. Choke me like you hate me, but you love me, long key, wanna take me with to, if you know, you know. Choke to go. If you know, you know. Oh my God. Di ako nalakan na kasi meron dito bigla eh. Tugtog sa calculator. Why you no hub sound? Gusto ko kayo na dumudugtog na calculator. Para magawa to. General, general! I was gonna sing! Aso na ka na ako bumaba ulit para... T-shirts ko siya. Malibig ang mga t-shirts. Wala ko ulit bumaba para kunin yung mic. Kasi bulok ng mga sound. Yung sound card, pag ako gagamit, ayaw niya magpagamit. I don't get why. Ayaw niya sa akin. Shut up, ouchie. Subukan ko ulit kumanta after a very, very long time. Because, you know, puro kwento kasi nagaganap natin ngayon sa aking mga lives. So, ayan. I will go sing lang. Ayan.
Ang pala kayo nakapakinuha ito kasi sa akit baba ako. Oh my god, Andy. So crazy la. We go, we got our mic. Wow! Nakwento ko na ba paano ko naturuan maging maingay yung pusa namin? Dati kasi hindi talaga siya nagmamyaw. Lagi. Like, sobrang tahimik lang siya. Tingnan ka lang niya. Kaya magmamyaw na kayo. Nyaw. Ganun lang siya. Kung... Tapos, eh gano, nakikita ko yung mga video sa mga pusa na sobrang iyan. Wow! Wow! Yung ganun na pusa. Mga ganun na pusa. So, ginawa ko, pag nagmamyaw siya, pinapet ko siya. Tapos nag-meow din ako back. I meow back. Ayan, naging yun siya. Tapos yun, ever since noon, nag-meow na siya, nag-iingay na siya. Now, he wants attention. Yeah, that's right. Want attention from me. Me only. I'm your mommy. I can be your mommy. I can be your daddy. Be your mommy, I can be your baby. Okay, let's go. Kapit la. Headphones. Company, go there, bitch. Yeah, there. Go on. I may kapit the mic na dapat gagana na to kasi kung hindi, mag-game end ako. Not literally, but you get what I mean. I will commit arson. Hello. 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 What is your problem? Hello. Hello. All this time, the earphones na pala siya dapat ilagay. Oh my god. Stress la. Oh yeah. Sa headphones ko siya nilagay sa mga zzzz na ganun siya. Sa earphones ang pala nilagay. Hello. Yeah. Na-fall siya sa akin. Did you know? Na-fall siya sa akin. Dapat lang. Hello. Oh yeah. Oh yeah. Ganun ba talaga ang mga bagay? Oh yeah! Oh yeah! You, rather than, is the greatest fun in the world for wrong. You think that's right. What am I gonna do? I'ma sing something. Ta-na-na-na-na-na. I play. You don't see the girl. What you don't see. She's the dancing and the dancing queen. I will adjust some stuff along with that. Friday night and the night's all alone. Looking out for a place to go. Na 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 na. Anybody wanna be that guy? Nice young and the music's high.
I'll try to sing after a very, very long time. Because you know what? And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet of the 17. Ninong, 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 ninong the third. Ninong, tayo sa pagpaalala. Ninong, ninong, ninong the third. So, syempre, tapos na natin ang makeup natin kasi sayang naman ang ating ayos ng kilay kung hindi rin naman natin. Kinakamay ko na lang kasi tinatamad ako mag-brush. Pero parang tinatamad na rin ako mag-brush. Tinatamad na rin ako sa darili, so mag-brush na rin ako. Pagpasensyahan niya na. Dahil ako ay hyper. I cannot make decision. I am a very indecisive person, but I apologize in advance. But I love you all. This is everyday makeup on. Anybody want a pizza? Huh? Tonight is young and the music's high. Na 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 na. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet only 17. Bakit na nun, kapag kapatid ang ganda ng boses ko? Pero kapag may minus one, nawawala na ang ganda ng boses ko. Para akong blessing, pero di naman ako umiinom. All through the night I make love to you. If you wanted to. Charot. Rinig ko lang yun sa ano eh. Sa lyrical. Why you call this pitch perk? I mock up that. Let's try some song. As you know, it's been a while. But let's go. What song? Dancing Queen. Alam mo, yung mga kinakanta, mga bago kanta kayo ng mga Olivia Rodrigo, at alam ko lang lagi yung chorus part kasi yun yung narinig ko lagi. So I apologize in advance. Pero may kasabay pa rin. Each day goes by and each time I cry. Somebody saw you. Ah, I will survive. Gusto niyo ba yun? He gave me your words. Don't worry about her. Na 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 na. Okay, teka, Q&A muna tayo. So yun, Q&A muna tayo bago kumanta. So, tatlong questions muna tayo bago mag-start ng kanta. Kasi, as promised, ba 5K Q&A tayo. So, let's go. What's your question? Yeah, Q&A pero wag 7 single. Us, bro, I don't wanna steal. Ayok madit. Mamaya matanggal ako. Oh my God. Huwag lang kayo, huwag lang yung matatanggal ako sa yun. Invite mo kayo na mga gusto mag-Q&A sa akin yung aking sports nakikita. Pero, kaya na yan. Yeah. La 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 la. Na 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 na
Huwag nang mahiya magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Kung may right bet ba nito? May right bet ba nito? Is there any musical instrument you haven't tried? The viola. Viola, yung bass na string na ano, yung malaking bass. Yung parang strings family, di ba? Violin, viola, cello, bass. Yun, double bass, yun. Double bass. Tapos, flute, saxophone. Ocarina. Clarinet. More on wind, ano, woodwind. Wood, ba, mga ganun na. Kalin pa, I don't have kalin. Oh, nag-tell ako dati. Marupok ba ako? Oo, kuya, marupok. Marupok ka. Super rupok lang. Alam mo, nakikita ko yung mga sinashare mo. Alam ko, marupok ka din sa isang third gen na member. Marupok ka, kuya. pansin ko sa'yo, kuya, pati yung third gen Oshi mo, kahawik ni Nicole. So, parang loyal ka na rin talaga kay Cole. Kasi pati yung third gen na, kahawik ni Nicole. Yeah, buti si Pianchi Pat. Weka, yeah, kami! Yeah. Loyal. Sana all loyal. Dati yung Candy Oshi nakatayo. Kaya ano pa? Kailang sa Emerald Bar. Wuuu! Tommy, wuuu! Wuuu! Okay lang ako mag-Oshi ng iba, pero ako pa rin dapat yung main girl. Ay. Center. Gusto ko talaga, kung memory-wise, so, para at okay tayo. Kasi syempre, yun yung nagpapasok sa akin. Yun yung mismong pagpasok ko na ML48. Yun yung sinayaw na inaral ko. Na inaral namin para ano. So, marami talaga memory sa okay tayo. Sa okay tayo. Tapos, pwede rin give me five. Pwede rin, Kibutake refrain. Kibutake refrain talaga. Kahit ano yun. Kahit kiti-kiti-kiti siya. Na ano sa talaga siya eh. Kasi alam mo yung kahit simula before ever talo pa ako, yun talaga yung kanta na hinihintay ko laging perform mo ng Coach Angel dati. Saka heavy rotation. Dati kasi di ba nag-perform sila sa ano? Sa MC dati. So tuwing AK, tuwing may AKB48 doon, inaabangan ko lagi yung Kibutake refrain saka heavy rotation. So ayun, parang yun talaga. Kibutake refrain, heavy rotation, okay tayo mo, BB5, mga ganun. Hindi pa po mo nag-give me five. Give me five. Inaral ko lang sa bass. Yeah, inaral ko lang sa bass. Pero yun. So yun. Ano pa po? Hindi ko nabilang kung ilan yung mga questions ko na natanong. Pero, sige, go lang po. Sige, mga last two. Tapos, we go, sing!
ano talent lang gusto mong ma-attain? Siguro. I mean, although marunong na ako manta, gusto ko yung parang consistent yung boses ko. Gusto ko maging consistent yung boses ko. Kaya yun. Kung skill, gusto ko yung mga knife skills. Ay, sa balisong. Yun, gusto ko yun. Tuna. Thank you, Ralph. Pang self-defense or offense sa iba. Yeah. Kind of one na ano rin. Kind of one na bumalik sa taekwondo or gusto ko mag-Muay Thai. Ulit. Ako, any, parang mag-sports lang ako ulit. Gusto kong bumalik. Thank you for the kind of hello. Hacker skills. Kung pwede lang, charot. Joke lang! Joke! What the freak was that? Thank you for that. Hello, hello. May explosion kaya nga, nagulat ako biglang. Sakit. Ang taas pala noon, aking reverb. Pasensya na, ayan na. Binaba ko na ang aking reverb. Na 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 na. Thank you. Oh, thank you, no mames, no memes, no mames. Thank you for the halos. Ano kantahin mo po? Request ko ni Kuya Toby is I Will Survive. Para mong kinanta ko po nung sa ano yun, ABS-CBN thingy. Ang kulit nun. Parang kaso hindi namin lahat na hindi ko naikot lahat eh. Pero na, ang naka-enjoy naman sobra. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star. Charot. Your studio experience? Yeah, that one. Exact. Ah! Aray ko! Kasa tinga! The freak! Ah! Ah! What the heck? Bye, punod na ako sa replay yung record natin pa. Okay. Yugo. Okay, I will go here. Thank you. Yeah, explosion la. Let's go. Malalakan ko kasi ko babasa. Petrified, thinking I could never live without you by my side. And I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. So you're back from outer space. I just looked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your peace. If I have known for just one second, you'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Ooh. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with the bite? You think I crumbled? You think I lay down? Oh my god, a treble. How do I fix this? Destroy hearts and many pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry by
I just want you for my own.
Hello, hello, Ate Lara. Welcome, welcome, welcome to our Sabog stream. Yeah. I got her. Thank you for watching. Thank you for the hosting. Hey, Anna. Birthday mo, kung wish mo sa Pasko, masayang Pasko lang po, yun ang hinihiling ko. Gusto ko lang naman na masayang Pasko. At magparamdam na ang mga ninong at ninang ko ng burol. Ninang-ninang, benta na po ako. Baka naman po. Thank you all for the tender super pop one. Benteen, yeah. I'm Benteen. Twenteen. Maraming-maraming salamat po pala. You know. Kede baka, garamate. Of the things, you know. Maraming-maraming salamat po talaga. Ay. So, yung nag-iipon pa ako for, ano pa, I need to, nag-iipon pa ako para makabili na ako on one, in one day. So, yun. You got it na? Huh? You got it. Ano meron? Ano meron? Nag-iisip lang na, sige po. Mag-iisip na lang ako. Bakit nga mahal kita? La 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 la. Ilang alam ko doon. How could you be so reckless of my heart? You betrayed me now that I feel so... Oh, wait, mas kung naririnig yun? Alam mo ba, tagal ko nang hindi nakikinig ng mga kanta. Come on, you tell me now, deny me, la na 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 na. Maybe they'd even worse, like quiet so.
You said you were friends. Sure as hell don't look like it. You bet. You betrayed me. Oh. You said you never felt sorry. Oh, it's really hot. You talked to her when we were together. Loved you with your words. But that didn't matter. It took you 2 weeks. Sa tapang kanta to. Queen is back? Ha? Ano meron? Ano meron? Meron, meron, meron. Go Secret mga 7 single. Sabayan ko ha. Sabayan ko ng may ano. You betrayed me. So I know that I you never feel so... Oh! Oh my God! May nakalagay ito, you're a bit Siri. Siri, I didn't say that. I said you betrayed me. Is there something else I can help with? Ba't parang umiiyak siya? What? Is there something else I can help with? Why are you crying? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? I apologize. I am sorry for the misunderstanding. But I didn't mean it's to- It's okay. Siri, I love you. I think you're pretty great too. I got rejected! I got rejected by Siri! You don't love me? You have my utmost admiration. Why can't you say you love me? I don't understand. Why can't you say you love me? But I could search the web for it. You betrayed! Never mind. Edit up. Maganda naman tayo ngayon kasi hindi tayo lapa love Siri. From guilty eyes and little white lies, yeah, I played the man I always knew. As you talked to her, maybe did even worse. I kept quiet so I could keep you. Ain't it funny how you ran to her the second that we call it quits? Ain't it funny how you said you were friends? Now it sure as hell don't look like it. You betrayed me, and I know that you'll never feel sorry. The way that I heard, yeah, you talked to her when we were bring her around just to shut me down, show her off like she's a new trophy. I know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. Ain't it funny all the twisted games, all the questions you used to avoid?
Oh my God, ain't it funny? Hindi ko lang nalilito. Remember I brought her up and you told me I was paranoid. You betrayed me and I know that you'll never feel sorry. Oh my God, sakit naman ito. You took to her when we were together as you at your worst. But that didn't matter, it took good 2 weeks to go off and date her. Yes, you didn't cheat, but you're still a traitor. Kaganahan ako mag-cover nito. Pero ganitong version. Tapos try ko i-record yung keyboard ko. Ain't it funny? Brown guilty eyes and little white lights, yeah. You talked to her, maybe did even worse, yeah. Keep quiet so I could keep you. Ain't it funny how you rent her the second that we got it quit? Ain't it funny? Ganong version gagawin ko. It's not a short, don't look like it. Malamig ang Pasko. But that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you did a cheat. You're still a traitor. Ooh. Now you bring her around just to shut me down to her off like she's Mali yung pagkakata ko, pero version ko. And to the truth, there's no doubt the way that you walked up with somebody so quickly. Ain't it funny? Lost with the game of the question you used to avoid. Ain't it funny? Think I'm sure was paranoid. Betray me, I know that you never feel sorry.
Good part ko yun. Good part ko yun. Parang makagulgul na ewan. Pangit! Come on, girl! Alam niyo, mahirap kumanta kasi yung problema ko umaakyat. Hagulgul sa part na yun niya. Parang hagulgul. Parang, okay, ganito na ako. Parang ganun siya. I like this song. I like this song. Gusto ko yung mga ganitong kanta, malungkot. Alam niyo, kahit hindi ka naman malungkot, pero malulungkot ka. Totoo. Si, ano? This is a story I hate. Telling it might make me break. I'll tell it anyway. This chapter's about how you said you were never na 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 na. I guess my friends were right. Ooh. Each day goes by, each time I cry. Somebody saw you with her last night. It gave me your word, your rippled heart. You might love her now, but you love me first. But you'll never hurt me. Here we are. Oh, you swore on every star. With my heart. Oh. And I'm like a hotel. When you're gone. When you're gone. Yeah. I still have the letter you wrote and you told me that I was the only one in your life. I guess my friends were right. Kasi pag ganito ka, tamalungkot. Each day goes by, and each time I cry. Somebody saw you with her last night. You gave me your words, don't worry about her. You might love her now, but you love me first. Cause you never hurt me. Oh, we are. Oh, you swore on every star. Of my heart. What's the problem? How could you be so reckless? Try for now, but long. Yung mga pinapagtugtog bago matulog para sa Adya. Life. This is a story I hate. Told it to cope with the pain. I'm so sorry if you can relate. Oh my god. Woo. Bakit ganto ang mga kanta at tsaka, bakit ganito yung mga ano ngayon, no? Oh my god. So should I start up like a parang podcast today? Oh no. The Art of Letting Go. Broke ka ako ito. Alam yung ano? Kaya nga Spotify, baka naman. Like, di ba? Like, I noticed, like, sa mga ano ngayon, sa mga relationships these days, people don't really take relationships serious right now. Like, they use it like parang pangpa na lang, pangpa entertainment purposes. Which causes a lot of trauma sa mga tao. Which is sad. Like, I have a friend that he thought na the girl was genuine with him. Like, kasi siya mismo sobrang genuine niya with this girl. And then, you know, kala niya
yung parang steps is forward, nag-forward na ganyan, on to the point na magkikis sila na. Kaso, sadly, yung girl, nowhere, nang hihinag ko, parang dumb. Alam mo yun, yung parang, if you don't want to be in a relationship, you should have told the person agad na simula, di ba? So like, and sad lang, kasi kahit saan ako tumingin, parang people have lost sense, like sa love, parang they lost hope sa love. Because of nga, kung ganun nga nangyayari, and then they made cheating parang normal, which is not supposed to happen. Kasi, if you're in love with someone, hindi mo magagawa mag-cheat on the person you love. Kasi, if you love that person, you wouldn't look somewhere else. Iisipin mo na, you want to stay with this person, you want to make this person happy. Oh my God! Oh my God, baga na tayo, no? Podcast tayo. Sige, podcast nights tayo! Oh my God! Ayan, so yun nga. The fact that you cheated on your person, like on your significant other, it shows how much. It shows your maturity when it comes to relationships. It shows that you are not really ready for a relationship, for a serious relationship, di ba? Yes, this has been Love Advice with Sandy Garcia, or ML4890. But yes, this is the art of letting go, my guys. Pagkita tayo ng background music. Yan. Yeah. Hello, this is a free, podcast. Podcast and, so yes, it's sad. Kasi, kahit saan ka tumingin, you will see na nalaman nila nakabit pala sila, nalaman pala nila may kasama pala iba yung jowa nila na, I don't understand. If you have a problem with your girlfriend or your boyfriend or your significant other, you should talk about it. If you don't like a certain thing that they do, open up. But if kung magiging defensive ka naman, na kuwara nag-open up sa iyo yung jowa mo, tapos naging defensive ka, alam niyo ba, lumalabas kasi na parang totoo yung parang sabihin natin na nagalatan ng situation. Sabihin natin, ikaw yung boyfriend, tapos ikaw, tapos yung significant other mo. Di ko ba din sabihin na girlfriend or boyfriend, kasi this is, kung boy ka, tapos boyfriend, yung hanap mo, dito, kaya significant other sa sabihin ko. So, you're the boyfriend or slash girlfriend, and then your significant other, nag-overthink siya, thinking stuff na baka may iba ka, dahil alam mo yun, dahil makapan ako na nagiging busy nga na because of work or school works, kaso hindi siya sanay, siyempre, full summer, magkasama kayo, all your time together, magkasama kayo. Kaya yun, so, your significant other is starting to overthink and starting to think na maybe ayaw mo na sa kanya, maybe may iba ka na nagustuhan kaya hindi mo siya masyado na-replyan ng ganyan. You should assure your significant other calmly, you don't have to get angry. I don't get why you will be angry to give assurance to sa significant other mo nag-overthink. I'm sure na when you're the time na nag-overthink ka naman is hindi naman kanyang ina-assure. So yun. Kaya yung mga tao na sobrang yung nagagalit dahil nag-overthink girlfriend nila, I get the frustration. Basa ko sa mga nababasa ko at sa mga friends ko, I get na na-frustrate ka dahil quote-unquote yung assurance. Pero of course, different situations. There are lots of different situations. Marami rin mga time na parang nag-point out to one item, parang nagtutugma mga bagay kaya nag-overthink yung significant other mo. So, yeah. Pag nagalit ka kasi, magmumukha siyang defensive ka. Bakit ka nagaganyan? Bakit ka noong pinaawin? Parang alalabas sa significant other mo is parang may ganun nga na nangyari. So, yun. Kaya kahit saan ako mag... Yeah, everyone's listening. Kaya kahit silent yan, natuwa ka na nakikinig kayong lahat. So, yun. So, ngayon. So, kids! And adult, kahit anong ilang taon man kayo. So, yun. Kids! Adults or anyone who has someone ngayon na
you know, out of nowhere, nawala, or hindi nagkaroon ng ano. It's time to let go of them, okay? Kasi it's not worth their time. It's not worth your time, actually. Na mag, I know it will, it hurts. I know it hurts, okay? Kasi syempre, out of nowhere, actually, based on experience na rin to. Actually, kasi 3 weeks talaga hindi nagparamdam sa akin. Kasi parang, alam mo, parang hindi ko alam kung ano ginawa ko. Sa past to, ah, past. Before, like, before pa mag-emon na rin. So, parang, pag yung tipong tao na parang napansin nyo na ginag-ghost na kayo, like, sobrang alahi kita nyo online naman, pero di kayo sinisim. Kaya, ayun, you know, na parang it's the person's not interested in you anymore. I know na, kuwari, parang sabihin natin na, mahal ko yung tao, ganyan. You have to let go. Kasi, kung siya mismo kaya kang ignorein, kaya mo bang pigilan yun, malay mo, during ano, parang sinasayang mo yung time mo sa kanya na hindi ka naman niya binibigyan ng time. So, parang yung time na yun, mas maganda pang ibigay mo na lang sa ibang deserve yun at deserve mo. Kaya, yun. Ayos. Saka yung mga tao ngayon, like, diba, balik tayo sa mga cheaters. I don't get bakit niyo nagagawa mag-cheat sa girlfriend niyo. Parang dahil ba kayo, bakit nagjowa ka lang ba? Dahil andyan may available, ganyan. If yun yung, if ganun yung reasoning niyo at hindi genuine yung pagkaano niyo, yung feelings niyo sa tao, don't waste your time. Yeah, love is never enough as a reason to stay, yes. Kasi, okay, mahal mo nga yung tao, pero malong mas nangingibabaw yung negativity. So, mas piliin mo yung kakabuti mo. Yeah. Oh, fuck. Makakaharap ka rin ng tao na para sa'yo. Mga nag-cheat, mga di-content sa mabigay na current relationship nila. Actually, yan napansin ko sa mga cheaters kasi ganito yan. Meron isa may mga similarities na sila. Let's, may nabasa rin ako parang 80% and the 30%. 80% is lahat, ano, sabi na may jowa ka. 80% ano doon yung assurance, ano doon yung trust, ano doon yung love, ano doon yung excitement, ano doon yung pagkasundo nyo, ganyan, dito sa jowa mo. Pero syempre, nobody's perfect, di ba? Nobody's perfect. So, parang may isang bagay ka na hinahanap mo lagi. May hinahanap ka sa significant other mo na hindi mo mahanap sa kanya, pero nahanap mo sa iba. So, ang nangyayari, dahil since yung kulang na yun na hindi niya mahanap sa significant other niya, is nakikita niya sa ibang tao, so mas natutuwa siya doon. So, parang ang mind niya, parang ginagawa na siya since yung kulang doon sa significant other niya is nandun sa kabila, mas doon siya pumupunta. Pero, yung minimiss out ng taong yun, lahat ng trust, lahat ng assurance na kaya ibigay ng 80% ng jowa niya, lahat ng maganda, lahat ng green flags na makita mo sa jowa niya, iniwan niya yun for that certain thing lang na hindi niya lang mahanap sa ano, sa significant other mo, which is wrong. Kasi, that's why may sinasabi na communication is key. Kaya nga, syempre, pag hindi mo parang may gusto kang maramdaman na ano, na something from your significant other, you should tell your significant other na, ay, ganito, sana, ano, sana ganito, pinaparamdam na ganyan. Instead sa bigla mo nalang iiwan sa area na magtataka yung significant other mo na bakit ako iniwan nito, binigay ko naman lahat, ganyan. Kaya, yeah. So, yeah, tinitignan nila yung kulang, yeah. Yeah, it's always the 30%, 80-30%. The 30% is always the challenge. Doon, it's up to you kung kakagat ko doon sa 30% na yun lang ang kaya bigay na 30%. 30% na, ano, yeah. 30% na hindi nawala sa significant other mo. Kaya, yun. Heist. Iba, tuwang-tuwa. Diyos ko dahil meron pa ako nakikita makatuwang-tuwa na maging kabit.
God, hindi kayo pinalaki ng magulang niyo na para matuwa maging kapit. Sige, sabihin natin na... Kasi, I mean, kapit is different from polyamorous. Polyamorous ba yun? I forget. Basta poly-something relationship. Poly-relationship, ayun. Agreed, ayun. May agreement yun. Agreement yun. Payag all parties agreed na lahat sila magkaka-relationship. So, kuwari, tatlo kayo magkaka-relationship. Pare-pareho kayo mag-joke. Two girls, one boy, three girls, three boys, two boys, one girl. Eh, mga polyamorous relationship, yan, iba yan. Kasi yan, ang alam ko, kaya may agreement with them na yan, hindi yan considered as cheating. Pero yung, ano, yung askab, yung alam yung mag-jowa, tapos ano, parang patago ka, ganyan-ganyan, na nag-ano, that's why, hindi parang hindi ba laman ng girlfriend, yan yung masama. Kasi it shows how you respect yourself. You don't respect yourself as much as you know, parang, I was doing. Hindi mo nirespeto yung worth mo. Yun. Parang yung show, pinapakita mo lang na hanggang dito lang kaya mo. Parang ganyan-ganyan. Parang, kaya gano'n, habang buhay mo, magtatago ka, hindi kaya ibigay sa'yo full time nung kinakabitan mo. Hindi niya, yung kinakabitan mo, hindi niya kaya ibigay yung full time niya sa'yo. Tapos, since syempre may main boy siya, main girl, di ba? So yung parang, kung magiging kabit ka, wag na lang. Kasi out of respect mo na sa sarili mo, out of respect mo na rin sa mag-family, ay sa family, sa mag-jowa. Hindi ko gets kasi actually yung mga ganyan, kasi ba't naniniwala sila? Naniniwala sila na magbabago yung tao. Based on experience, actually. Kasi ako mismo, niloko ako ng ex ko sa best friend ko. Siyempre, nung nalaman ko, binalikan ko parang siyempre, may pagka-ob-ob ako nun, siyempre. Kasi siyempre, inisip mo na, hindi, ano, sorry naman siya, hindi naman niya gagawin ulit, ganyan-ganyan. Pero siyempre, because of that, papatawarin mo nga, pero yung trust, wala na. So isip-isipin mo na, baka meron naman ito iba, ganyan-ganyan, tingnan mo talaga lagi. Parang magiging paranoid ko always. So it's not worth it na balik. Parang respeto mo na rin sa sarili mo yun na hindi talaga worth it yung person na yun to love. Kasi the fact that he or she cheated on you shows how much they like you, they love you, and they how they appreciate you, paano ka nila pinapahalagaan, diba? Kasi kung mahal ka nila, hindi ka nila iiwanan. Kung mahal ka nila, hindi ka nila sasaktan. Kung mahal ka nila, hindi sila maghahanap ng iba. Kung mahal ka nila, hindi ka nila isasabay sa iba. I get, yeah. I'm actually have, dati tuwing nagkakaroon talaga ng topic about, like, ganito. Sobrang sakit kasi parang, syempre, magtataka ka. Magtataka ka, parang ginawa mo naman lahat. Binigay mo naman lahat, tapos parang wala ka naman ginawang masama, inintindi mo naman yung tao, binigay mo naman ng assurance, you give, parang matrust ka ng tao, pero siya mismo, binetray ka niya. That's not your fault, okay? That's not your fault. Kasi, kasalanan nila mismo yun. Kasi kung ikaw mismo, binigay mo na lahat ng magandang bagay sa relationship nyo, nag-invest ka ng maaga sa relationship nyo, pero siya mismo, parang binaliwala na yun. Siya yung nag-turn blind, ayun na sa lahat, parang kinad niya na lahat. So, it's not your fault. Pag niloko, if your significant other cheats on you, it's not your fault. Hindi ka nagkulang. Hindi, never ka nagkulang. Kasi, for sure, binigay mo lahat. Okay? Yes, dapat walang conditions sa pag-love. Yeah. Pag nagmahal ka, know your limitations with people around you. Kaya respect boundaries. Respect boundaries. Let's say ikaw boyfriend ka, tapos may girl best friend ka. Pero yung girl best friend mo lagi nakikling sa kanya, ganyan-ganyan, parang ina, parang gusto sa kanya lang yung time. Yung girl best friend is yun yung need niya malaman, yung boundaries niya. I mean, if
if okay sa syempre mala, syempre tanongin mo pa rin yung girl yung ano yung significant other mo, di ba? Thank you po for the heart hello and ano. Hello, hellos. But I don't understand how people can act like exactly. Like ganito kasi I also don't get why people like sila yung mismo nag-cheat pero sila yung mismo nagpapalabas as a cheater. Ay, as a victim. Yan yung mga taong hindi nila matanggap na sila yung mali. Their ego is too high to accept the fact that they are wrong. Hindi nila matanggap na parang alam mo yun, parang gusto nila sila yung victim, sila gusto yung parang sila yung mukhang kawawa, alam mo yun, yung parang attention seeking. Parang ganun yung lumalabas kasi. Pero ang lumalabas na ganun na parang pa-victim ka, mas mukha kang ugh, ganun. Kasi ikaw mismo eh. Mahiya, no? Oh, that's okay naman. That's okay. Ayun. Mga may sapak ata sa utak ng mga pa-victim, charot. Pero yun. Sabi, ano, kung okay yung girlfriend mo naman na, ano, girlfriend or boyfriend, basta sabi ka na lang yung significant other. If okay yung significant other mo, na clingy yung best friend mo, then it's okay. Pero, of course, if your significant other is uncomfortable sa mga bagay na ginagawa ng, ano, ng best friend mo, your best friend should know their boundaries. Kasi, syempre, sige, alam natin na, syempre, at first, kayong dalawa lang nag-share ng affection with each other na walang, so yun, walang mali siya, di ba? With you and your best friend. Pero this time, kasi you have a significant other, so you, yourself, and your best friend should have boundaries. Parang, pag sinabi ng girl ng significant other mo hindi comfortable yung ano. Nasisira ang image ng girl and boy best friend sa generation ngayon. Sobrang nasisira. Kasi ako mismo as long as I know kasi ako may ano kay best friend ako na lalaki. Mga kaibigan ko kasi mga lalaki, di ba? Puro mga lalaki mga best friend, mga kaibigan ko. So, itong kaibigan ko na to, best friend ko, since grade 10, sila yung mismo nag-ampon sa akin. So, parang hanggang na first solid group of friends ko talaga sila. Tapos, ano, I made sure na, ano, na okay yung girlfriend niya sa mga ginagawa ko. Kasi, syempre, babae ako eh. Syempre, babae rin siya. So, kailangan kausapin mo rin yung girlfriend nung best friend mo na kung okay ba siya sa ganito, ganyan. Tapos, syempre, nililimit mo rin sarili mo kung gaano kaklingi sa kaibigan mo, ganyan. Kasi ako, mahilig talaga ako mag-akap-akap, ganyan. Kahit sa mga kaibigan ko, kahit sino kaibigan ko, lagi ako nakaakap sa braso. Pero since my girlfriend siya, parang nagbaback off ako, parang hindi ako nag-aakap na parang kasi ayoko yung magmukha kami mas magjowa kaysa sa girlfriend niya. Kaya yun, boundaries talaga. Jowa na kaibigan ko dati na ako yung jowa niya dahil sa akin, eh wala naman ako ginagawa. Bakit? Dapat yung ganyan. I get na nagsiselos siya. Pero of course, kailangan pa rin kausapin ng maayos. Saka mag-put ng boundaries pa rin. Dapat ganun. Yes, kaya sabihin na partner ako kailangan, you should still set your limit for yourself. Yeah. Actually, plus points ngayon pag automatic mo nang ginawa at hindi ni hiningi na ano ng partner mo eh. Kasi siyempre, sabihin natin na alam mo, sabihin ko na ako na kay significant other niya, tapos kayo yun. Tapos alam ko may trauma ka sa cheating, alam ko may anxiety ka on some certain stuff. Dapat, automatically, gagawa ko ng, mag-set ako ng boundary sa sarili ko na mga ganito, na
sige, bawal ako maging clingy sa ganito. Di na ako magpapala ano ganito. Yeah, take in the initiative. Yeah, respect, exactly. You should respect your significant other. Hindi porket na naging porket ng jowa mo na siya, kakalimutan mo na lahat ng naging trauma niya, tapos hindi mo nagagawin yung mga ano, diba? So yon, you should respect how your significant other would feel. Thought, yung pagdating thoughtfulness mo sa kanila, consideration, respect, grabe, sobrang important talaga yan sa relationship nyo. Kasi with that, sobrang laking assurance na yun sa significant other mo. Kahit hindi niya nahingin sa assurance. Like, hingin naman assurance, ganyan-ganyan, dahil ganito, ganyan-ganyan. Siyempre, pag ginawa yung mga yun, automatically, assurance na yun sa significant other mo kasi naisip mo yung mararamdaman niya eh. So yun, big plus point yun. Ang nagagawa ng ano, pag nakikinig sa mga best friend mo, sa mga issue ng mga best friend mo, pag ikaw isa may outer view talaga, ma. Pakasama ko na ex. Hindi sila worth your, they're not worth your time. Darling, they're not worth your time. Ang ganyan. Love yourself, love thyself. Sabi nga nila, pag minahal mo sarili mo, nag-glow up ka. Pag minamahal ka rin ng ibang tao, mag-glow up ka din. Kaya pala, madami pang nabag sino. Hi. Oh, magka 2 hours na pala tayo. Mahal naman kita, Kuya Tommy Ramos. As mahal ka rin nila. Buhay ka lang buong Andenatics. Mahal ko, di ba? Mahal ka namin, di ba? Alam ka kaya na, Kuya. The one in your life. Pero positive to glow up. Don't worry. Hindi, may mga tao naman late ang glow up. Pero, syempre, it starts with loving yourself. Ako, sa true lang, starting pa lang ako mahalin sarili ko. Kaya siguro nagiging confident na ako. Medyo mito. La 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 la. Each day goes by and each time I cry. Somebody saw you in the last night. He gave me your word, don't worry about her. You may love her now, but you love me first. But you never hurt me, but here we are. I saw on every star. How could you be so reckless of my heart? Yeah, mga ganyan kanta. Yeah, so this has been Love Advice by Sandy Garcia. Yeah, mahirap mahalin sarili. Ako, ano diba? Share ko lang. It's been years since I last, like, imagine niyo. Simula elementary school, never ko na gustuhan sarili ko. Ever since nung parang pasimulan. Kasi parang recently ko lang talaga minamahal sa sarili ko. Kasi parang all my life, I really hated myself. I hated how I look. I hated how I talk. I hated how, like, everything tungkol sa akin. Since elementary talaga, I really hated myself. Kasi, alam yun, people around me told me that I was weird. Of course, syempre, I didn't really get to talk with a lot of people. Kasi, my interests compared to, like, most people, they don't understand my humor, they don't understand. Kasi, like, let's say, mga panahon, LM days ko, mga gusto nila, mga makeup, ganyan-ganyan, yung mga Wattpad, mga ganyan.
So, ako, meanwhile, ako, I wanted, like, video games, like, memes, anime, dark stuff, ganyan. So, people looked at me weird talaga. And then, because of it, grabe yung pagkabully sa akin, parang, alam mo yung umabot sa point na tinawag kong stalker, kahit coincidence lang yung nagkakasalubong kami sa isang lugar. Like, masasabi talaga sa akin, nasaktan talaga ako kasi kinonsider ko talaga as kaibigan yung taong yun. Kabisado ko pa rin pangalan niya. Kasi tumatak talaga sa akin. Yeah, they judge you before they get to know you. Kaya parang buong buhay ko, parang sabi nila, hala, ingat ka si Sadie ka, kahit ka to, ano mo, ganyan. Yung time na naging off, ano, alam mo yung kahit kinder lang ako, alam mo yung parang ako, parang sabi, tapos diba, parang Pasko ata, yun after ng New Year, tapos pasukan, diba? May sticker ako ng Bratz. Tapos ang ganda-ganda ako, sticker ko na yun. Tapos yung classmate ko nakita yung sticker ko, sabi niya, aka na lang yan, sa'yo na lang to. Pag hindi mo binigay sa akin, hindi na tayo friends. Yeah, pero hindi naman kami friends in the first place. Aww, gupag! Aww. Ano meron, kapatid ko, inuwala ako. Kapatid ko, kayo hakapin ngayon! Pwede naman group hug. People who see us as weird are people who don't really appreciate uniqueness. Like, they can't accept people who are different than them. Hindi lahat ng tao pare-pareho. May mga taong pareho ang interest, pero syempre, as a person, people are not really exactly alike. So those people need to accept society and the differences between people. Ayun. Ayun. Grade 5 lang ako. Grade 5 lang ako. Tsaka, exacto, grade 5 and grade 10 lang ako na experience na parang magandang school life. Kasi grade 5, new student ako sa Makati. Tapos, baby ako ng mga teachers doon. Tapos, friends din ako ng mga classmates ko. Ganyan-ganyan. Mabait sila lahat sa akin. Tapos, actually, isang year lang ako sa school na yun eh. Pero, grabe, ganda na school na yun. Tapos, after nung lumipat ako ng school, grade 6, yun na pagkaisahan ako. Grade 7, 8, 9, pagkaisahan din ako. Lalo na grade 9, na pagkaisahan ako ng buong klase namin. Doon nung grade 9 ako, literally, bumigay sa lahat. Like, alam mo yun, parang nawala na ako ng gana sa lahat, parang ayoko ng, nag-self-harm ako. Like, parang alam mo yun, sobrang lala. Actually, kung makikita nyo sa real life, pag titignan yung braso ko, makikita nyo yung faint lines na nasa sa braso ko. Dahil ganun siya, umabot ako sa ganung point. Pero I'm not telling you all na gawin yun. Kasi it's not good. It's not good. It's really not good, promise. So, if as much as possible, kung meron kayong malalapitan, talk to them. Kung sino yung kaya niyang pagkatiwalaan, kausapin mo sila. Mas magandang na-vivent nyo. O kaya kung may random stranger na alam nyo hindi kayo magkikita, na hindi alam niya hindi magkikita, ayun. sabihin, mag-rant kayo. Actually, it helps a lot talaga, sobra. Pero I'm actually clean na. I'm clean na matagal na, don't worry. Asagay, wala akong nalalapitan. Kahit sa DMs lang. Kahit may kita niyo ako mag-scene na, may kinig naman ako dyan. Nag-scene naman ako sa mga messages niyo. Ewan ko lang kung pinapakita yun, kahit pag message request, hindi ko alam kung pinapakita na nakasisin. Pero I'm telling you all now na binabasa ko yung mga messages niyo doon.
Di kita. Oh, okay. Ayun. So, yun. Binabasa ko, don't worry. Binabasa ko yung mga messages niyo. Nakikita ko yung mga pinag-send niyo sa aking edits na. Pero yes. So, yun. Kasi actually during those years kasi talaga parang hirap na hirap talaga ako. Parang hindi ko alam kung sino kakausapin ko. Hindi ko alam kung ano. Kaya parang mas nirelease ko siya sa sarili ko. Kaya ayun. It's good na lang nung pagtapak ko ng grade 10. Yeah, actually, other than MFRA, Beginning Girls may save, yeah. Actually, that is the one of the reasons why ako na-attach si gaming. Kasi, syempre, bata pa lang ako, naglalaro na talaga ako. Pero alam mo yun, yung parang, pag naglalaro ka kasi parang nakakalimutan mo lahat ng troubles mo. Parang nadidistract mo yung utak mo sa mga thoughts na hindi maganda. Nadidistract mo yung thoughts mo sa mga bagay na stressful sa'yo. Kaya, yun. Yeah, they know, don't worry. They know naman. They know, don't worry. There are some stuff that I cannot disclose talaga kasi sobrang lala talaga nang nagyari sa akin. Na, yun. Na hindi ko ginawa. Na hindi ako yung gumawa. Sobrang maraming bagay na nangyari sa akin na hindi ko pwedeng sabihin in public. Kasi I'd rather keep it to myself na lang and my family. Pero yun. Any advice pa na maging open up sa mag-open up sa family? Although, be honest talaga, hindi talaga ako fully open sa mga family ko. I still keep some things sa sarili ko. Kasi, to be honest, yung akin, parang nadulas lang ako eh. Nabanggit ko. Akin. Nadulas lang ako. Kaya, ayun, parang, gulat na lang. Wala na. No choice na. Parang ganun. Alam na nila. Ganun ang nangyari sa akin. Pero, syempre, kung ano, kung gusto mo mag-open up sa kanila, syempre, ipon lang talaga ng lakas ng loob. Pero, kung ini-invalidate ba? Ay. Bakit nila ini-invalidate yung nararamdaman mo? Parents shouldn't invalidate what you're feeling. Dapat sila should understand how. Kasi sila yung magulang eh. Sila mismo nagturo sa atin how to feel things, how to understand emotions. Dapat sila mismo, pag nagsasabi ka ng bagay na hindi ka okay, ganyan-ganyan, they should open up their ears or minds at makinig sa'yo. They, wala silang karapatan na i-invalidate yung nararamdaman mo, yung naiisip mo. Kasi nararamdaman mo yun eh. Kailangan mo opinion nila, kailangan mo malaman ng you're asking for help, di ba? They shouldn't let that be. Kasi yan ang mga rason kung bakit nadidistansya yung mga anak. Yeah, actually, different generations. Like, I understand nung panahon nyo, ganito ginagawa-gawa nyo ngayon. Pero, yung panahon ngayon is different than before. Kung dati, lagi kayo na sa library para lang makapag-research. Ngayon, madali na. Kasi pinadali na ng... Kasi modern na ngayon. Kasi syempre, throughout the years, nagpo-progress pa rin naman ang mundo. Nag-i-improve ang mga bagay-bagay sa buong mundo. Kung dati hanggang library lang kaya ang nagagawa, ngayon, may digital era na ngayon. So, everything is easier para hindi na mahirapan. I mean, we salute you na nagpakahirap kayo sa mga libraries and ganyan, para maganda. Pero it's different pa rin from your time to our time. Kasi, syempre, you may compare it kung gaano kahirap, pero you cannot compare how things have progressed throughout the years. Oh, yes. If you have an order to give an assurance na safe sa akin na, yeah. Mm-hmm. Yeah, I can see that you'll be a great parent since you will give assurance talaga sa mga anak nyo. So, like,
Kasi kasi yung mga ibang tao, like from overseas, yung mga hindi Asian countries, they are so concerned kung bakit tayo ginugulpi ng magulang, ganyan-ganyan. Parang, ha? Are you okay? Bakit kaya ginugulpi? Pero sa akin, di ba, parang hindi normal lang, ganyan-ganyan. It's just something we can change naman din. I know it's frustrating. Yeah. Super, super swerte na magiging anak, magiging anak nyo, magiging nating lahat. Mga basta future generations, tama ka dyan, Pat. Sobrang swerte nila kasi maintindihan nila lahat ng mga, like, we will know how to validate their emotions. We will listen to what they will feel. Unlike how we were treated. Like, diba? Kuya, yan ang mahirap sa coping mechanism. Not gonna lie. Actually, it's actually hard during this pandemic na mag-cope on certain things. May mga times na mga coping mechanism na talaga mismo is not working anymore. So I try my best to distract myself as much as possible. Kaya actually, yun actually ang reason kung bakit talaga hindi ako maging active sa social media. Because of course, parang natatakot na ako. Tapos parang my mind's a mess actually. Parang madami akong iniisip. Tapos I'm still in the progress of self-love. Yeah, correct ka saan, Pat. We are the misunderstood generation talaga. Yeah, toxic kasi social media din talaga. Kaya, anxiety, yeah. I actually do have, may mga times na inano talaga anxiety. Parang kasi, syempre, during na mga incident, syempre, kasi may nag-ano kasi ng troll sa akin, sa page ko. Tapos, ang daming mga hindi fans, kahit hindi I'm in love, so, nagpo-comment sa post ko, kinakancel ako, ganyan-ganyan, on a certain thing that I didn't really, na hindi ganun yung pinapalabas ko. Parang ever since that, parang na-trauma na talaga mag-post. Kaya, until now, actually, I'm still trying to build my courage up to post such kind of things na parang entertainment-wise. Yeah. Our generation is the misunderstood. Tapos yung mga ngayon, slash, mga super sensitive. What I don't get is there are people na mas na-offend sila sa taong hindi, ano, kuwari, sabihin natin, kuwari, ako, Pinoy ako. Tapos nagsabi na something joke yung isang tao. Tapos yung hindi naman Pilipino, ma-offend para sa atin. Even though tayo hindi na-offend. Ang gano'n yung nangyayari. Mas na-offend yung hindi yun. Kaya yun. I don't know bakit yun mga batang ngayon. Yeah, gustong involve. Tsaka, masyadong ginagaya ang mga bagay-bagay from other countries. I mean, I get that, parang we're getting yung mga sikat na bagay-bagay ngayon, mga uso, ganyan-ganyan. Pero syempre, you still need to learn how things, like for example, mga sensitive topics, like let's say, mga blackface, ganyan-ganyan. Example, dapat sa mga ganyang bagay is taken really in context talaga. Context matters sa atin. Context really matters. Kasi ang daming kahit hindi lang sa akin, sa ibang bagay, sa mga ibang tao, ibang artist, ibang like normal person, ang daming posts na nagiging, parang taken way out of context. So, kaya yun. Ang hirap kasi i-real talk na may ibang bata kasi ngayon eh. Kasi pag i-real talk mo, ika-cancel ka nila. Like sila yung like pagtutulungan ka, na ganyan-ganyan. So parang, mapa-question mark ka na lang talaga. Like, we are giving you constructive criticism. We are telling you this. We are telling you this, that this is not ganito, ganyan-ganyan. Because like, this is ganito. Pag ganito, yung ganito, dun maano. Parang alam niyo yun. Yeah, foreign culture, yeah. That's why cancel culture is so toxic. Like, instead of educating the person,
Sinusugod ka na nila agad. Mga bata ngayon din kasi, napansin ko, I think kaya rin pa, I cannot say for sure. Kaya nga, to be honest, ganun nga nangyayari. Oo, mga sinabi niya. Unstable, yeah. Diyos ko tayo. Authentic, actually, to be honest, hindi ko rin get kung bakit hindi ko yung mga bata ngayon eh. Kasi pansin ko rin, like, actually, pansin ko parang more on bribery na nangyayari pag di ko palaki ng bata ngayon. Kasi di ba, kuwara, nagtutupak yung bata, ganyan, bibigyan. Sige, ito, iPad, ganyan. Parang yun. Yeah. You're not cool. I know na gusto niya ng parang social acceptance, parang social media acceptance, ganyan-ganyan, social media fame, ganyan-ganyan. Pero ilugar lang. Kasi syempre, there are topics na dapat na sineseryoso talaga ang topics na dapat intindihin na maayos bago ka makipaglaban sa comments, di ba? Yeah, both positive and negative way talaga. Guys, like our generation, in generation ngayon is very, very confusing. Like you don't know how to, like, you know, hindi mo alam kung paano kumilos. Parang we have to tiptoe around people ngayon, di ba? Scary lah. Alam mo, parang nakakatakot talaga magsalita dahil parang bawat sasabihin mo, parang may masasabi, parang bawat sabi, parang mali ka. Yan, parang scary, super scary. Yeah, yun. Totoo lang. Ban ka ngayon. Charot lang. Biro lang. Di ako pwede mag-ban. Mm-hmm. Exactly. Talaga. Hi. Ayan. Ang daming bagay na I hate the word normalize so much, but I have to use it. Pero there are a lot of things that are normalized na hindi dapat ngayon. Like on this generation. Like kung dati okay lang sa mga tao, pero like yung simple things like sobrang babaw, bigla nagiging malalim. Kaya ayun. Parang, yeah, medyo scary ang generation ngayon. I won't say an example ngayon kasi baka mamaya on social media. Kasi you know, kaya neutral lang ang pagkalo ko ngayon. Yes, actually. Actually, baka ma-issuehan nga na naman ako ngayon sa mga topics na inaano ko eh. Sad. Ang normalized na tanggapin ko ay normalized giving sad friends money. Yeah, same. Baka naman. Charot. Ninang, parang daw naman kayo. 20 anos na po ako. Yeah, actually. Parang a mix of insensitive and sensitive ang mga ngayon, tao. Parang insensitive sa ganito, pag ganitong bagay, pero sobrang sensitive pag ganitong issue, ganyan. Okay, good luck. You will be too. So yes, that's the for now. Okay, so I hope you guys enjoyed the talk.
Hello, Idol Worldwide. So I guess I hope you guys enjoyed the talk with all the advices and stuff. Because yeah, this generation is really scary. Like you really have to tiptoe around people right now. But yes, I'm giving you all virtual hugs. Because who knew that we were all going through the same thing? It's not being weird. It's called being unique. That's my motto now. I don't care if you view it as weird. I find it as unique. Because I may not be like you. I am my own person. Yan dapat. Always. Nice to have both of us. Well, thank you, Anna. Thank you. You're welcome. Ah, no. Well, yeah, it's good to be sensitive naman and maging sensitive on some topics. Pero syempre, ilugar yung, like, ilugar mo yung magiging, I can't explain how. Pero yeah. Parang tamang ilugar lang yung pagiging sensitivity. Kasi minsan kasi kahit hindi naman masama yung topic, naging parang negative yun. Cause kaya ka, context matters always. Context. Always keep in mind, context matters. You inspire mga unique na gaya natin. Yes. Kaya yun. It's not being weird talaga, it's being unique. Not all people are the same. We may not all share the same interests. We may, yeah, not all of us live the same. Apangalasan kita na ko unique. But yes. So yeah. That was a blast. I just go. I hope you guys like this podcast. I really enjoyed this. Okay, magiging anak yung magiging bigyan yun ng 4 of Spades. Don't start a fire. And let another day begin. Let the sun shine in. Till I'll never love again. Love again. Oh, love again. Part 2, kept na enjoy. Aww. Pati yung part na yung moment sabi ko, hala, bakit kuya? I'm sorry. I'm so sorry. Didn't mean to make you cry. Almost cry pala. Fantify. Yeah. Heist. Di ko in-expect na kaya ko pala mag-ganito-ganito. Actually, to be honest, dati, hindi ko talaga... It's a good sign. It's in my emotions pa ako. It's not bad to feel emotions naman. It shows that we are human. But kung manhit ka, human ka para naman, it means that parang nasanay. But ang sad lang kung ganun. Parang nasanay ka ng masaktan kung ganun. Damang-dama ng lahat. Kala sa, no, kuya! You're still human kung hindi mo na ano. Kasi parang nasanay ka lang sa ganun. Parang you got used to it. Which is not cool. Dapat parang, I hope, kung sa mga taong na, parang manhit na yung feelings.
I hope you guys will feel something that could get that spark in you again. That spark again. Parang that happiness na maintindihan kayo ng tao din. Sana makuha natin lahat yan. We all deserve someone who understands us. Rastaman! Oh. But it was on the sky, burning in the night. You look in it, burning it on fire. It's buried in my soul. Sabay lang kayo, Titi. Like na-na-na-na-na. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Ooh. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night. Ooh. Poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah! I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh,
this way. Ooh. 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 So yawn. Anyways, thank you all so much for watching and for listening to this kind of video thingy, podcast thingy. Thank you, Evan Lovesy, for the silver star. Woo! Cause, you know, it's 2 hours and 20 minutes na mag-3 hours tayo. Napapag-3 hours na tayo. It is boring. Pero yes, you. Thank you all so much for listening. Thank you all so much for watching. I hope you guys enjoyed. And nakapag-relate-relate tayo sa mga pag-ibagay. I hope you guys know yourself first na rin in the future. And you will learn to love yourself. Please come back now. I love you all so much. Thank you so much for listening. I'm glad this is one of your best lives. Thank you. I'm glad. I'm still breathing. I love you all dead, Sobra. So see you all on Monday. At I'm not sure kung makapagawa on Monday. I'll see you. Swim every we love you. I love you all too. You're welcome and thank you Info, for listening. I love you too. See you for next time, next live. You're welcome, no problem. Because we all need it talaga. It's time to love ourselves, to know our self-worth, to respect ourselves. Thank you, I really appreciate it. I love you all so much. See you on next time po. Thank you po so much ha. Makinig at nag-enjoy kayo. See you next time. I love you all. Hey then, take care. Kumain na po, hindi pa ako magkain. Good day. Make sure the light feed in the dark. Spend every hour of every day keeping you safe. I'll climb every mountain and swim every ocean just to be with you. And this is what I pray. No, 'cause I need you to.